kayo. Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isa pang kagilagilalas na pangitain sa langit. Pitong anghel na may dalang pitong salot. Ito ang panghuling mga salot, sapagkat dito magwawakas ang puot ng Diyos. May nakita akong animoy dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito, at sa nagtataglay ng pangalang katumbas ng isang bilang. Nakatayo sila sa dagat na animoy kristal. Hawak ang mga alpang ibinigay ng Diyos. Inaawit nila ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos at ang awit ng Kordero. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. O Hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong mga daan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang tatangging magpahayag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo, sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Moises ay ang dakilang tagapagligtas ng bayan ng Israel. Nilikas niya ang mga Israelita sa pagkaalipin sa Ehipto. Pinakatanda ng tagumpay nila ay ang mga Ehipsyano noong tumawid sila sa dagat na pula, ang dagat na nagligtas sa kanila ay nakita nilang nandoon nakalutang ang mga bangkay ng mga Ehipsyano. Sa pampang ng dagat, nakita nilang nakalutang ang mga bangkay ng mga kaaway. Umawit si Moises ng isang victory song at nagsaya ang buong bayan ng Israel. Ito ang background ng pagbasa natin ngayong araw. Sinabi sa atin na darating ang pitong huling salot na ibubuhos sa mundo. Pero bago diniscribe ang mga salot, sinabi ni Juan na nakita niya ang mga nagtagumpay laban sa halimaw sa tabi ng dagat na kristal. Sila ay masaya at may hawak na mga arpa at inaawit nila ang victory song ni Moises at ng Kordero. Magkahawig ang description. Si Moises sa tabi ng dagat na pula na umaawit at ang mga matagumpay na tao sa tabi ng dagat na kristal na umaawit ng awit ng tagumpay ni Moises. Ang awit ay awit ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakila ang kanyang mga gawa at matuwid ang kanyang daan. Siya ay talagang banal at lalapitan siya at sasambahin ng lahat ng mga bansa. Bago diniscribe ang huling matitinding salot, binigay kaagad ang awit ng tagumpay ng mga tapat sa Diyos. Masasabi natin na bago makipagtunggali at makipaglabanan sa halimaw, pinakita na na sila ay magtatagumpay. There is the assurance of victory. Ganito ang kalagayan natin.
kahit na tayo ay dumadaan sa matitinding pagsubok at kahirapan, mayroon na tayong kasiguraduhan ng tagumpay. Kasama na tayo ng banal na kordero, na sugatan nga pero matagumpay. Ito ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Kristiyano man o hindi, lahat ay naapektuhan ng COVID-19. Kung may bagyo, lahat ay natatamaan ng bagyo. Lahat ay nakakaranas ng climate change. Pero ang may pananampalataya ay may assurance. Magtatapos ang laban na matagumpay tayo. Ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas ng loob. Iyan ang advantage ng pananampalataya at kaalaman na galing sa Biblia. Nakakasigurado tayo ng end game. We will be victorious. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.